Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan at welcome po sa Usapang Tito Manny. Ngayon po, gusto ko lang magbigay ng aking sariling reaction tungkol dun sa issue ni Sharon Cuneta at itong Hermes Store dyan sa Seoul, Korea. Natatawa na nga lang po ako kasi ang daming mga pinklawan na to the rescue, meron pang naglalabas sa mga vlogs nila na kung ano-ano yung mga clickbait na title para lang panoorin yung kanilang channel. Ako hindi ko maisip kung bakit may mga channel na yung title nila para mainganyo ka lang panoorin yung kanilang video, meron silang mga misleading na title. Tapos pag kinlik mo naman at pinanood, hanggang sa matapos yung video, wala namang kinalaman dun sa title nila. Tulad nung isang nakita kong vlog, sabi niya, ito ang buong katotohanan matapos hindi papasukin si Sharon sa Hermes Store. dahil gusto ko malaman kung ano yung totoong nangyari, pinanood ko. Hanggang sa matapos yung video, wala naman siyang sinabing buong katotohanan kung bakit hindi pinapasok si Sharon Cuneta. Anyway, ganun po yata ang kalakaran ngayon sa social media. Kahit na magsinungaling ka dun sa title mo, basta panoorin lang at magkaroon ka ng views, gagawin nila. Pero matapos mong panoorin yung video, wala namang kinalaman yung title doon sa kanilang episode. Dapat magkaroon tayo dito sa social media ng tinatawag na truth in advertising. Kasi yung title po natin, parang advertising kung ano yung nilalaman ng ating vlog for that day. Huwag yung parang clickbait na tinatawag, yung pipindutin mo, papanoorin mo yung video nila, tapos wala namang palang kinalaman yung title. Anyway, kung yun ang style nila, bahala sila. Balik po tayo dito sa issue ni Sharon Cuneta. Kasi makikita dun sa napanood ko, nakausap niya yung taong nagbabantay dun sa may pintuan ng store. Tapos maya-maya lang, tumalikod na sila dahil hindi nga yata sila pinapasok. Napanood ko rin, sabi ni Sharon Cuneta, na bibili lang sana siya ng belt sa Hermes Store, pero hindi sila pinapasok. Ngayon, to the rescue na itong mga kakampings at mga siguro mga fans ni Sharon Cuneta na may mga vlogs, kesyo discrimination daw ang dahilan kung bakit hindi pinapasok si Sharon. Hindi daw siya pinapasok dahil simple lang ang kanyang damit, hindi daw mukhang mayaman. Yung ganun bang klase mga balita? Wala naman sinabi si Sharon na kaya siya hindi pinapasok ay dahil simple lang yung damit niya. Pero overblown na ng mga kakampings at mga defenders ni Sharon Cuneta. Para pang ang pantawag doon, sinesensationalize yung balita para pag-usapan, para maging malaking issue, para nga naman ikaw, yung taong involved, ay pag-usapan at mag-trending. May nagsabi pa na racist daw yung Koreanong yon na nakausap ni Sharon Cuneta, kesyo judgmental daw, may nagsabi naman na iba, itinaboy. Itinaboy daw palabas si Sharon Cuneta. Wala namang nakitang pagtataboy. Pero ang caption ni Sharon Cuneta dun sa kanyang video post ay turned away at the Hermes Store. Yun lang po. Sunod na eksena, namimili na siya sa Louis Vuitton. And she was even offered champagne and flowers. Next eksena, palabas na sila sa exit, dumaan ulit sila sa Hermes Store at maririnig mong dialogue ni Sharon Cuneta, no more, I already bought everything. Parang something to that effect. So may mga nagsasabi naman daw na nakarma daw yung lalaki at napahiya dahil nung nakita daw na ang daming dala ni Sharon na mga bags na pinamili niya sa Louis Vuitton, ay iniimbitahan na silang pumasok doon. Pero ang sinabi lang ni Sharon ay no more, I already bought everything. Parang ganun yung napanood ko sa video. Pagkatapos, naglabas ng clip, I'm sure maraming familiar dun sa Moving Pretty Woman. So ipinakita yung bang eksena ni Julia Roberts na nagbalik siya dun sa store na ayaw siyang pagbilan, ayaw siyang asikasuhin at dala-dala lahat ng kanyang mga pinamili at sinabi niyang big mistake. Big, huge mistake. So parang nag-ala Julia Roberts itong si Sharon Cuneta. Doon sa kanyang video post na yon, walang dahilan kung bakit hindi sila pinapasok dun sa store. Basta ang sabi niya, bibili lang siya ng belt, pero hindi sila pinapasok. So, ang dami ng speculations, ang dami ng mga haka-haka, ang dami ng mga naglabas ng kanilang version kung bakit hindi pinapasok si Sharon Cuneta. And then, naglabas na si Sharon Cuneta ng post.
sabi sa post niya, P.S. Don't feel bad about Hermes not letting me in. Lots, if not all, name brand stores even in the U.S. allow a certain number of people in at a time, sometimes 10 lang, while the others wait in line outside of the store. Lots also ask you to make an appointment. COVID measures nila yan, so okay lang. Sayang lang talaga, belt lang naman ang balak ko eh. Kaya ayoko pumapasok sa ibang store na di ko plano puntahan, ang dami kong nakikita eh. Yun po ang sabi ni Sharon Cuneta. Ang tanong ko lang ay, kailan nalaman ni Sharon Cuneta na kailangan pala ng appointment dun sa store na yon bago ka papasukin? Alam na ba niya yung rule na yan nung time na nandun siya? Or after? Kasi kung yan ay alam niya na nung time na na-turned away siya, bakit hindi niya kagad sinabi ang dahilan kung bakit siya na-turned away? Basta ang sinabi niya lang, bibili siya ng belt sa Hermes pero hindi siya pinapasok. So ito, nagwagwagan na yung mga makakatingdila, kanya-kanya sila ng espekulasyon. Bakit? Ayokong isipin na para pag-usapan lang? Para may issue? O edi nag-trending nga. Tapos umabot pa na may mga Pilipino sa Korea na mga OFW siguro ang tumawag sa Hermes store at kinausap at tinanong kung alam yung insidenteng nangyaring yun. At nagpaliwanag naman yung Koreana na kausap ng Filipino na meron silang patakaran about the reservations na kailangan munang tumawag o magpa-register bago makapasok. At may mga kababayan tayo sa Korea na nagsasabi, diyan sa mga high-end stores sa Korea, hindi naman necessarily kailangan magbihis ka ng mayaman. So out of the question, yung sinasabi ng mga ibang vloggers na kaya hindi pinapasok si Sharon ay dahil napakasimple ng suot niya that day. So wala rin kinalaman yung discrimination or yung pagiging judgmental or yung pagiging racist ng mga Koreano. Pero kung ang aim mo ay para mapag-usapan lang, ay nagtagumpay ka. Dahil napag-usapan ka nga eh. Nagkaroon na naman ng issue ang isang Sharon Cuneta para pag-usapan. Kasi dun sa post niya ngayon, alam naman niya na meron sinusunod na regulasyon yung store na yon. Na kailangan siguro mo na magpa-register or magpa-reserba bago ka makapasok dun sa store nila. Tapos, bakit kailangan pang isingit yung clip ni Julia Roberts dun sa Pretty Woman? Para tuloy pinalalabas na hindi maganda ang pakikitungo ng Hermes store sa kanyang mga kliyente. Hindi po ba? Na mas maganda sa Louis Vuitton dahil she was even offered champagne and flowers. Siya nga lang kaya ang kliyente na nabigyan ng flowers and champagne? Hindi kaya lahat ng customers doon na medyo pag umabot sa certain limit yung kanilang pinamili ay merong champagne and flowers? Asking lang po ako. Dahil dun sa first part ng storya, para naging victim ng discrimination si Sharon Cuneta. Napunta siya sa ibang store, she was welcomed, inasikaso siya ng gusto, even offered champagne and flowers, and then nag-revenge siya. Dumaan siya dun sa Hermes store, flaunting yung mga pinamili niya, at sinabi niyang, no more, I bought everything na. Eh di parang ala Julia Roberts niya. Eh di na pag-usapan nga, di ba? Then, sasabihin mo sa post mo, na parang sinasabi mo sa mga fans mo na, don't feel bad about Hermes not letting me in. After all the bruhaha na nangyari, dapat nung time pa lang na yun, sinabi mo na bibili lang sana ako ng belt sa Hermes, eh kailang wala pala akong appointment, kaya hindi ako pinapasok. Yun para sa akin dapat ang ginawa ni Sharon. Ang nangyari, saka siya nagsalita ng ganun na alam niya na kailangan mo muna magpa-reserve or kailangan tumawag or whatever, bago ka papasukin doon. Hindi po ba? Para tuloy you're putting the store in a bad light. Pero para sa akin, kahit na pinakita niya doon sa store clerk, lahat ng pinamili niya doon sa Louis Vuitton, iisipin siguro ng store clerk, so what? I don't care kahit na pakyawin mo lahat ng tinda ng Louis Vuitton or ng Chanel. Basta ako, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Ito kayang insidenteng ito ay pinalaki lang para magkaroon ng publicity
at napag-usapan ulit si Sharon Cuneta. Kawawa din naman yung store clerk, ano? Tinawag na nagdi-discriminate, tinawag na racist, judgmental, kesyo na pahiya daw, na karma, for just doing his job. Ang mga artista nga naman natin, ano? Kung ano-anong gimmick ang gagawin para na mapag-usapan. Kayo po, anong masasabi nyo? Or better still, pabayaan na lang natin. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na gimmick. Ay, hanggang sa susunod na issue. Peace.